So guys, magandang umaga, ano. Ayan, ang dami kasi nagtatanong sa atin kung ano, malaki ba ang maitutulong kung may tindero? Bakit hindi ka na lang mag-isa kung kaya mo naman? Ayan. Unang-una sa lahat, sasagutin ko yung katanungan ni Boss Michael dahil minessage na ako kasi siya ay nagtatrabaho, gusto daw niya magkaroon ng tindero. Ngayon, sasabihin ko lang sa iyo, Boss Michael, ayan, kumuha tayo ng tindero para matulungan sila. Hindi para sa pansariling kapakanan natin. Ayun is para matulungan sila kasi 'di ba ngayon napakahirap maghanap ng trabaho. Unang-una sa lahat, ang dami sa iyong hahanapin ng mga requirements at kung ano-ano pa at kung wala ka namang kakayanan para makapagkuha noon, makakuha ka ng mga papel is napakahirap mamasukan. Isa 'yon sa mga dahilan kung bakit ang daming nahihirapan magtrabaho dito sa Pilipinas. Unang-una, ayan yung pinag-aralan nga, ang daming hindi nakapag-aral. Isa naman, kahit tapos kang mag-aral is karamihan talaga wala ding trabaho, wala ding mapasukan. Ayan, dito naman sa atin, isa sa mga dahilan nga, sinabi ko sa inyo kanina kung bakit tayo kumukuha ng tindero. Nasabi mo nga na kaya ko noon mag-isa, wala akong intindihin, wala akong irereklamo kung nangungupit ba sila. Ayan, ang masasabi ko lang sa iyo is duplicate. Ayan, magduduplicate ka kung gusto mong kumita ng doble. Halimbawa, nagtitinda ako, kumikita ako ng 1,000. Ayon, magpapatinda tayo para kumita din sila ng 1,000. Ayan, para sa'yo. Ayan, halimbawa, yung isang pwesto natin is tumutubo tayo ng 2K. Pagpalagay lang natin na 2K. Tapos, 500 yung sahod ng dalawa. Tig 500, di 1,000 na mawawala sa'yo, libre kain. Ngayon, hindi mo hahabulin yung laki ng binibenta nila, hindi mo hahabulin yung laki ng kikitain mo sa kanila. Ang importante lang doon is meron kang panigunda. Kumbaga, meron kang pansabay. Ayan. Kung kumita ka ng 500 isang araw, tapos kumita din sila para sa'yo ng 1,000, di may 1,500 ka. Ayan, hindi ka masyadong pagod. Sila, tutulungan mo sila, tutulungan ka din nila. Ayan, pero sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kabilis kumuha ng tindero. At hindi ganun kadali magkaroon ng tindero. Sinasabi ko sa inyo yan. Kung ikaw is may tindero, hati yung isip mo. Kahit sabihin pa natin magaling yan, kahit sabihin pa natin na marunong na yan, hati yung isip mo dahil, halimbawa nandito, tulad ko, nasa pwesto ko, nandun ako sa perpetual. Sobrang dami ng bumibili, sobrang busy ko, wala na ako halos pahinga sa kaluluto maghapon. Yung isip ko, pagod pa rin kasi iniisip ko dun sa kabila, kumusta kaya? Lahat kaya nabigyan ng customer ko? Okay kaya yung luto nila? Maayos kaya silang makitungo sa mga customer na pinundar ko, na pinadami ko? Sa mga pinakisamahan kong customer, okay kaya yung pakikitungo nila? Kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit dadami yung customer mo is yung jamming. Yung jamming mo sa customer, yung pakikisama mo sa kanila. Parang ituturing mo din silang mga sariling tao mo kasi pag bumibili sila, hindi yung mga yung bibili lang sa'yo kaya ka masaya, yung bibili babati mo lang sila dahil bibili sila sa'yo. Hindi, iba. Ayan, kaya kung ikaw is kukuha ka ng tindero at kung ikaw may trabaho ngayon, sinasabi ko sa'yo, ikaw na muna ang sumama. Halimbawa may trabaho ka, absent ka mo ng mga 3 days. Tapos pinakabigay ko sa'yo na advice kung mag-start ka ng negosyo, Linggo or Lunes. Linggo, Lunes, huwag ka mag-start ng ibang araw. Linggo o Lunes, huwag mo maniniwala dun sa malulunisan ka kung matumalnaw. Lunes dapat palagi o kaya Linggo. Number one. Yung Linggo, bakit Linggo? Kasi Linggo, lahat ng tao halos day off, napakalakas na opening yan. Lunes, bakit Lunes? Siyempre pag Lunes talaga napakaswerte naman yan. Kasi unang pasok na Lunes, hindi man yan maubos pero may pumasok na pera sa'yo, di ba? Di ba napakasaya nun?